Hello mga Kabilyar fans! Kamusta po kayong lahat? Matutunghayan naman natin ngayon ang ilan sa mga napakagandang tira at mga amazing racks at run out ng the one and only magician, ang pinakadakilang manlalaro ng bilyar, ang Pinoy Pool Superstar at Hall of Famer, ang tinaguriang the greatest of all time, walang iba kundi si Efren Bata Reyes. Kahit na napakagaling mo, kinalaban ka ng break, mahirap ka malalo. Huwag ka magsalita ng ganyan, ha? Ang unang rack natin ay ang match ni Efren kontra kay Pan Shouting. Sa unang tira pa lang, magic na agad ang ipinakita ng magician. Isang magaling na long bank shot sa dos. Nakilahok si Efren Reyes sa San Miguel Asia 9 Ball Tour. Alam niyo ba na 6 na titulo na ang nakuha niya sa event na ito? Dahil sa agresibong bank shot, nakuha ni Efren ang rack na ito. Si Pan Shouting ang isa sa pinakamagandang nakalaban ni Efren Reyes sa larong bilyar. Pau naman! Wow! Tumigil ka nga dyan! Punta na tayo sa isa pang mahusay na run out. Walang direktang tira si Efren sa uno, ngunit ito ang ginawa niya. Isang magaling na rail first shot o una banda ang nagawa ni Efren. Ngunit kung nabitin kayo doon, ito ang para sa inyo. Grabe, blind shot at nakadalawang pasok o double shot pa ang legend. Pero kung gusto nyong maaliw, ito ang panoorin nyo. Hindi nagdalawang isip kundi tinira agad ang bank shot sa 3. Ito ang dahilan kung bakit palaging nananalo si Efren dahil sumusugal siya sa mga mahihirap na sitwasyon. At nanalo nga si Efren Reyes sa match na ito. Pakitunog ka. Punta naman tayo sa pangalawang laro. Ito ang match ni Efren Reyes kontra sa tirador ng Taiwan na si Ko Pin Yi. Nagbigong mag-safety play dito si Ko. Si Efren na ang magpapatuloy sa rack na ito. Nakakamangha talagang isipin na kahit nasa 60 plus na ang edad ng ating legend, ay patuloy pa din itong nagko-compete kontra sa mas nakakabatang henerasyon. Dahil kung bibilangin ang mga championship titles na napanalunan niya at limpak-limpak na pera na naiuwi nito, ay pwede na siguro siyang mag-retire at magbakasyon na lang o di kaya ay mag-relax-relax. Ngunit ayon sa isang panayam nito, ay sabi ng ating legend na hanggat kaya pa niyang maglaro ay hindi ito titigil sa paglalaro at pagsali ng mga tournament upang magpatuloy na makapagbigay ng karangalan sa minamahal nating bansa. Halos sumobra sa 70 international titles na ang binigay ni Efren Reyes sa Pilipinas. Bahala ka sa buhay mo!
sa kasamaang palad, natalo si Efren Reyes dito sa isang napaka-thrilling na heel-heel match kontra kay Kofi Mi. Sayang naman, naman. Proceed na tayo sa pangatlong match. Ito ang All Japan Open 9 Ball Championship. Si Efren Reyes ay regular nang pumupunta sa Japan upang makilahok sa malalaking tournament doon. Dalawang major titles na ang nakuha niya sa Japan noong 2003 at 2005. Nakuha din niya ang pinakamalaking premyo dito. Nasa 20 million yen o mahigit 9 million pesos nung napanalunan niya ang Tokyo 9 Ball Open. Hindi man talaga ginagawa. Swerte na yun. Ito ang ating panghuling rack. Makikita natin dito kung gaano kagaling si Efren Reyes sa mga safety play. Tatlong rail ang ginamit ni Efren dito para sa isang perfect safety play. Si Dennis Grabe ang nakalaban ni Efren dito. Napatamaan naman niya ang DOS ngunit na-expose pa din ito para kay Efren. Makikita natin dito na ang pagdepensa ay isa ding technique ng pag-opensa. Dahil magaling si Efren Reyes sa cue ball control, ay madali nitong namamanipula ang speed ng cue ball. Nagagawa niyang malagay ang bola mano kahit saan niya ito gustong mapunta. Ang pag-like nyo sa videong ito ay malaking tulong na po sa amin. Lalong-lalo na po kung magsasubscribe kayo. Sa lahat po ng Efren Reyes Billiard fans, maraming salamat po sa panunood. God bless po sa inyo at mabuhay tayong lahat.